So, map of Barangay 22 Dasi. So, ibig sabihin pala, itong lugar na to dito na nakikita natin overview sa aerial shots sa mga drones, sa mga vlogger dito sa Davao, hindi talaga siya lahat ay ano, no, squatter area or slum area or IS, no. So, ano talaga to dito? Residential. Kasi tingnan mo to, di ba? So, ito, map of Barangay 22 Dasi. So, saan tayo ngayon located? So, yan, no, Piapi Public Market Boulevard. Tapos hindi ko alam kung awit lang, hanapin natin yung ano, pinahawi para ito yata yun, San Miguel Street. And so dito tayo ngayon located sa San Miguel Street. So may mga housing dito, ibig sabihin na housing siya, no, bahay-bahay, tapos blocky, block, naka-blocks, no. So ibig sabihin ano siya, per blocks merong dalawang bahay kabilaan. So ibig sabihin hindi siya talaga squatter area, no. So ito siya ay parang awarded na ng government sa mga residente, sa mga naninirahan dito. So ngayon ang pinakadulo nito yung may nakalagay na map of Barangay 22 Dasi. So yun na yung ano, parang coastal area, no. Kung may mga bahay-bahay naman diyan siguro, yun yung mga nasusunog dati or malapit masunog. So yun, tapos diyan sa unahan, yun na yung coastal area. So yun, no? So para maliwanagan diyan sa mga nanonood, no, sa mga nagsasabi na daming mga squatter area dito sa Davao. Hindi naman talaga siya slum, hindi siya slum or hindi siya squatter area, hindi siya IS. Kundi ano siya, housing ho talaga siya. So ito, Piapi Boulevard Trading papunta dun. Diba? So dito tayo ngayon sa may San Miguel Street. Yan. Kung saan may mga housing, mga, diba? May tawag nito, merong layout. So yung layout na yan, yung mga residential na yan, houses na yan. So titulado daw ho talaga yan. No? Tinanong ko yun dito si ate na taga rito nakatira. Tapos yung dito naman sa unahan, yung walang nakalagay ng mga bahay-bahay dyan. So ibig sabihin yan, yun na yung parang matatawag nating slum area, no. At yung mga tao naman na nakatira dyan ay meron silang pinanghawakan na rights. Ibig sabihin ho, no, rights ay yun, parang ano lang, kasabutan or parang kasunduan, no, na sila yung nagmamayari sa lugar na yan. Eh, ibig ko sabihin parang rights, no. Na just in case masunog or magkaroon ng relocation, demolition, so pwede silang mabayaran ng konti or di kaya ay magkaroon sila ng masecure din nila yung ano, yung kanilang slots for relocation or something, no. So dito naman sa ano, to lakad na tayo dito. So ito naman mga bahay-bahay na to, oh, di ba? Hindi naman yung squatter, hindi ka naman pwedeng magpabahay ng ganito kaganda, oh. Kung ikaw ay ano lang, IS or slum or squatter. Kasi once na ma-demolish yan, wala ka lang mapapala dyan. Oh, so, ayun, eh, pero pwede pa rin tong ano, no, ground floor, ano pa rin sila, pwede pa rin silang tawag nito, demolish, just in case, just for example, yung sa Mayrojas Avenue extension, diba, nagsagasaan sila nung ano, nadadaanan sila nung coastal road segment and road widening, so 20 meters yung distance nun, diba. So ang nangyari, binayaran ho sila sa karampatang halaga talaga, no, kung magkano yung value ng bahay tsaka nung size. Diba, di naman squatter yan. So itong sa unahan natin, may nakalagay dyan ano, San Miguel Chapel. So ibig sabihin hanggang dyan yung ano, drawing, yung sketch ng mapping ng Barangay 22 Dasi. So ibig sabihin yung mga bahay-bahay niyan sa likod, sa likuran yan, yun na yung matatawag natin siguro na mga IS or slums, or matatawag na natin na informal settlers. Kasi wala na sila sa mapa, pero ano yun sila, mga rights holders. Pero yun nga lang, rights, no. So, mas tinanong ko naman si ate anong pinakaiba ng rights tsaka ng ano, ng titulo. So, mas mahal ang value ng titulado kaysa sa rights lang. So, kita nyo to rito, naglalakad tayo, diba? So, papunta tayo dito sa may papuntang area na nasunugan dati. Na-vlog na natin to dito na lugar. So itong right side ho natin. So right side ito, ha. Yan, right side. So ito yung ano siya, titulado. Kasi yun yung nasa mapa kung titinan ho natin, di ba? Yan yung may talagang matasabi natin na ano, land titled na mga area. Kasi ito namang kabila sa left side naman. So hindi ako sigurado, pero yun, ay ano na lang ako, mag-aasom na lang ako na ito ay ano siya, sa likuran nito yung nasunog yan na area dyan, eh. So ay asom na lang na hindi sila titulado kundi sila ay rights holder only. Diba, ganun na bahay na yun, para maging Islam area or squatter. So siguro sa buong Pilipinas, parang wala naman sigurong lugar na walang ano,
walang IS area. Sabi nga nila maging sa Iloilo City, so far na wala akong nakitang IS. Ay, meron na pala dun sa may ano pala, Fort San Pedro, yung ano, Tawiran kapuntang ano, Imaras. May IS, so ibig sabihin wala talagang lugar sa Pilipinas na walang IS, no? So lahat talaga meron. So might as well Davao meron din, kasi Davao City, ano yan eh, no? Meron ba naman tayong 1.8 million population. So yung iba dyan, syempre downtown area yung tukoy ho nila, pasya, tawag nito, target. Okay, so ito yung ano, pasukin natin to ha, sa likod ng ano, simbahan. Tapos merong area dito na nasunugan to dati. So i-vlog natin to dito ngayon. So yun lang, balay for today's video is IS, no? Or informal settler topic. So hindi talaga lahat dito sa mga aerial view and aerial shots na nakita ho natin sa mga vloggers sa Davao ay IS, no? Ang iba talaga ay titulado. Oo, yun nga lang talaga, alam naman talaga natin sa Pilipinas na common yung ganong ano, view, no? Yung yero na kalawangin, bahay, alam yun na Pilipinas, di ba? Southeast Asian, common, no? Common thing sa Southeast Asia region. So yun, balitin na yun lang ano, yung pinakahuli ng mga video. So kayo nang bahala dyan, let me know in the comment box anong masasabi ko ninyo. At dahil nga kaibigan natin si Wikipedia, tinanong na ho natin siya kung bakit nga ba may mga slums sa buong mundo. So, why is there slums in the world? So, slums grow because people are attracted to the countryside by the opportunities for work afforded by major cities. These workers have insufficient resources to live in the city itself. So, they settle on the urban periphery, often in dilapidated and unhealthy conditions. Why are there so many slums in the Philippines? Root causes. Scholars have argued that the development of slums is byproduct of economic inequality, failed city planning, and racial inferiority. Urban development initiatives have prioritized large-scale commercial expansion while failing to provide adequate housing options for the working class. So, yun po yun, no? Ang sagot. So, ang pagkakaitili ko dun sa sinabi ni Wikipedia, kasi English siya, so parang i-retire ko siya sa aking sariling pagkakaintindi base sa aking lingwahe. So, ang ano, yun na nga, bali Davao cities, sabihin, major cities, no? So, dito sa Pilipinas, ano nga ba yung mga major cities humiron tayo? So, for, of course, we have Metro Manila, Metro Cebu and Metro Davao, Metro Iloilo, Metro CDO, Metro Bacolod, Metro Angeles, Metro Baguio, Metro Palawan, Metro Iligan, di ba? Mga Metro Zamboanga, Metro Butuan, and ano pa ba mga ano? Metro Tacloban, Metro Naga ng Camarinesor and Legazpi City ng Albay. Ano pa ba? Mga maaaring ano, banggitin pa natin ha, hanggat sa ating makakaya. Metro Calbayog, pwede na rin, no? Kasi parang magiging Metro Calbayog or Catbalogan, basta parang sila yung nagiging metro ng sa Samar province, no? Tapos sa Northern Samar naman ay ang Katarman. Yun po yung mga napuntahan ko, yung mga hagala. So ticket from me na yung lahat ng mga lugar na yun na nabanggit ko ay napuntahan ko na ho yun, at lahat yun ay meron ako nakikitang mga slums areas, no? Mga informal settlers. So ano ba bang hindi ko nabanggit? Tagum City, wala masyadong nakitang ano, although meron pero napakakunti lang, no? Tagum City, Digo City, konti lang din, as in sobrang konti lang din. General Santo City, yun napuntahan ko, pero hindi ko alam kung saan banda makikita ang mga slums area sa General Santo City. So far wala pa akong nakita. And even na Cotabato City, wala, hindi ko rin alam kung saan banda makikita. Since hindi pa kasi ako talaga nakapag-explore sa kanilang area, sa kanilang premises, no, sa kanilang syudad. And ano pa ba yung mga napuntahan kong syudad? Yun lang, no. So CDO, no. Sa CDO, nakapunta na ako doon. In fact, meron akong kamag-anak na nakatira ho sila sa slum area. So, parang right holder lang ho sila. And ano ba? Cebu, of course. No, sa Cebu is marami tayong nakitang... Ay, sa Cebu, so far, ang nakita ko lang pala na slums area sa Cebu City is doon sa may yung ilalim ng tulay sa may, ano, sa may SRP. And, yun. At sa mga video, no, na meron palang mga naninirahan ng mga tao sa cemetery sa Cebu City.
And syempre Metro Manila, of course, so marami din doon. Sa Tagaytay City, yes, meron din, pero konti lang, sobrang konti lang. And some part of Cavite and Laguna and Rizal, of course, and also Bulacan, no? Napakadaming mga slums area doon, mga naninirahan talaga na informal settlers. So, yun lang siguro, bali, ibig sabihin nun, ang mga naninirahan naman talaga doon, alam talaga natin na yun ay mga taga malalayong probinsya na nakipagsapalaran sa mga metro cities or major cities para na magtrabaho, makipagsapalaran as stepping stone. Kaya kasi nga sa probinsya ho nila, hindi pwedeng habang buhay ho sila doon na magsasaka lang sa kanilang mga lupain. Ibig kong sabihin na okay naman nang magkaroon ng lupain, sakahan, pero pahirap na pahirap yata ang, ano, no, ang kalagayan ng ating mga farmers. Ibig kong sabihin parang malaki ang maintenance, mahal ang mga abono, mga fertilizers, pataba at mga labors. Kaya to the point na parang lugi lagi, kaya parang ang ginagawa ng mga magulang, ipinapaaral nila mga anak nila hanggang sa ito'y magiging professional. At pag makapagtapos, ayun na, papupuntahin, paluluwasin na ng Manila, ng Metro Cebu, Metro Davao, Bacolod, Iloilo, o kung saan pa na mga lugar para, yun na nga, makipagsapalaran. And of course, yung unang trabaho din naman talaga ng mga young professionals, hindi naman talaga yan pang malakihan, pang malakasang sahod kagad, no? Kasi syempre, stepping stone na, so baga magsisimula talaga sa pinaka level 1 or stage 1 ho talaga yan, no? Kung ibig sabihin, kung magkano yung magiging sweldo, yun po yung kanyang magiging quality of life. Ibig sabihin, hindi quality ng kanyang tirahan. For example, sabihin natin na ikaw ay galing sa malayong probinsya ng Davao Region, litasina Agusan, no? Mga ganun, Agusan Province. Tapos pupunta ka ng Davao City, professional ka for your graduate, tapos magtatrabaho ka sa Davao City as BPO employee. As far as I know, ang BPO employee is magsisimula daw sa 13,000 to 15,000 pesos. So, magkano ba yung boarding house dito sa Davao City na gusto mo makatipid? So, nasa 2,500, no? Pinakamura ho na ho yata yan. Tapos, may kita mo pa yan along area of mga Quezon Boulevard. Basta Boulevard area sa Davao or some part of yung hindi, ano lang, parang semi-slums area, no? Hindi mo tayo, wala kang makikita ang 2,500 na nasa mga apartments and condominiums. So, doon ka talaga sa yung, kasi yun pa yung sahod mo. Pero, syempre, the moment na mapopromote ka na, magkakaroon ka na ng sahod na 30 to 50,000. So, magle-level up nyo yung lifestyle. So, lilipat ka na sa mga apartment, condominiums, at kung ano pang mga mas high-end, no, na kwarto na yung matutulogan na mas komportable ka. So, that's all for today's video. Thank you for watching, and I have to say bye-bye. Sana meron tayong natutunan, no? So, let me know in the comment box, mga gala, enlighten me, no, para sa aking mga pagkakaintindi kung tama ba yun, meron ba akong mga nasabing totoo, tama, at kung may mga mali ba. So, yan. Yung comment box natin, open po para sa lahat ng koro-koro opinion. So, be respectful po sa ating, ano, ating mga komento. Siyempre, ako pa rin yung inyong admin ho rito. Ibig sabihin, ako po yung may karapatang mag-moderate ng inyong mga saloobin at komento. So, bawal mag-away. Respect each other and happy June, di ba, ano, Independence Day.